ituturo ko naman sa inyo ngayon kung bakit sobrang nagiinit ang motor ng electric pan. Bakit sobrang nagiinit ito? So ituturo ko sa inyo yan. Pero bago yan, sana ay mag-subscribe kayo sa channel ko. I-like din ninyo at kung gusto nyo i-share, makinabang ang iba, paki-share ninyo. Ang motor ng electric pan, pagka umaandar yan, pag umaandar ito, mainit talaga to. Halimbawa, pagkatapos mga 3 minutes pataas, 4 minutes, hindi ninyo siya mahihipo, mapapasok na kayo sa sobrang init nito. Normal yung init na yon. Normal lang yon na mapapasok kayo pag hinipo nyo ito pagkatapos ng ilang minuto na umaandar ito. Normal yon. Mapapasok talaga kayo. Mainit talaga ito pag umaandar. Pero normal yon. Ngayon, mayroong hindi normal na init ng motor ng electric pan. Kaya nagiging dahilan, ito, nasusunog ito. Yung kanyang windings. Sunog yan, oh, kita nyo. Yan, oh, sunog siya. Yan. Sobrang init na nagiging dahilan, nasusunog yung stator windings. Yan, oh. Galing yan dito. Pakita ko sa inyo. Galing dito. Yan. Kapag ka natanggal kasi itong stator, ganito ang itsura niyan. Yan, oh. Yan. Pag natanggal, ganyan itsura. So, nasunog siya. So, tinanggal ko. Ngayon, papakita ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit umiinit para maiwasan ninyo at matuto kayo. So, ang unang dahilan na maaring nangyayari sa karanasan ko ay yung sira yung bushing niya. Yung bushing niya kasi ay nandito sa una at nandito sa huli. Dalawa yan. Pagkasira yon, bushing na yan, yung nandito, tsaka nandito sa likod, umiinit ang motor kasi nahihirapan siyang ikutin ito yung bushing o dalawa, ito sa una, ito sa huli. Ikot ng ikot na ganyan yan. Ngayon kung sira itong bushing, maluwag na siya, mahihirapan siyang umikot kasi mayroong kasing napakalakas na magnetic field na hihigop eh dito sa stator. Kaya nahihirapan siyang umikot. Paghirapan siyang humikot, umiinit ito. Umiinit ito. Stator. Pag umiinit itong windings, so stator, iyan na, nangyayari na susunod. Yun yung una. Pangalawa, pag nasira din itong shafting, ito, pag tama, yan. Kaya ikot kasi yan, nagkakaroon din yan ng tama. Ganon din yan. Mahihirapan din umikot ang rotor. So, iinit ito, masusunog siya. Sobrang init. So, yun. At ang isa pa, ay pagka yung hindi na ito umikot, stack up na, yung bushing at saka shafting, hindi na umikot na ganon kasi naubusan siya ng langis. Naubusan siya ng langis. Pag stack up na kasi siya, stack up na ito, hindi na ito maiibo. So, habang umaandar, dahil hindi umiibo ito, iinit ito. Pag init niyan, lalo pag napabayaan, hindi nyo nakikita, stack up na siya, hindi nyo umiikot, pero umuugong na lang siya. Ayan, sunog. Susunog siya. Umiinit siya ng sobra. Okay? Yan yun ilang dahilan. Ang isa pang dahilan ay kapag ka mahina na itong kapasitor. Ang kapasitor nito, pinapakita ko sa inyo ay 1.2 UF o microfarad. Pag mahina na siya, mahina na rin ang ikot niya, yung blade niya, yung LC niya. Ngayon, gagamitin pa ninyo hanggang sa tumigil na siya. Hindi na umandar, mahina na siya. Gagamitin pa ninyo. Ngayon, ang mangyayari dyan, iinit ito. Yung stator, ang mangyayari, nasusunog siya. Yan. Kaya delikado yun. Pagka mahina na, huwag nyo nang gamitin. Palitan nyo na ng kapasitor. Kung ano yung kapasitor na nakalagay, ganun din ang ipapalit ninyo. Kasi kapag ka, isa rin dahilan kung bakit nasusunog, ay kapag ka pinalitan ninyo ng mas mataas na value, halimbawa ito 1.2, ngayon, ang ginagawa ng iba, papalitan nila ng 1.5. Pagka ganun, ang mangyayari, bibilis naman siya ng ikot, sobrang bilis, madali siyang mag-init, iinit ito, mag-overheat, pag-overheat, ito masusunog. Yan. Lalo na kung
mas mataas. Papalitan nyo ng 1.7, 1.2 lang yung kaya. Papalitan nyo ng 2UF, 1.2 lang yung kaya. Kaya, huwag kayo magpapalit kasi mag-o-overheat. Huwag kayong magpapalit na mataas na value kasi pag o-overheat, iinit, masisira yung stator yan, masusunog siya. Yan. Kaya kung ano yung nakalagay, ganun din ang ipalit ninyo. Pero, pwede naman yung gawin kung 1.2UF at wala kayo, ang mayroon available ay 1UF, pwede yon, mas mababa ng konti. Konti lang naman ang diferensya nyo sa lakas. Halimbawa, 2UF yung papalitan ninyo, pwede nyo kayong gumamit ng 1.7, 1.8, 1.5. Konti lang ang diferensya. Huwag lang kayong gagamit ng mas mataas pa. Okay, so mayroon pang isang dahilan kung bakit nasusunog ang sobrang umiinit ang motor ng electric fan. Ito ay yung sobrang gamit. Sobrang gamit. Halimbawa, gagamitin nyo siya ng 24 hour na walang patayan. Nako, sigurado mag-overheat yan. Mag-overheat, masisira ang motor nyo. Unang masisira ay yung thermal fuse. Mapuputol yon, connection nun. So, biglang ihinto ang motor ninyo. Hindi na under ng electric fan ninyo. Ngayon, kung hindi agad masira yung thermal fuse, ang masisira naman ay itong windings niya, mag-iinit siya hanggang sa magbabaga na siya, hanggang yan, nangingitim siya, maitim na siya kasi nasunog na siya. Yan. Kaya, huwag nyong gagamitin ng walang pahinga. Kung gagamitin nyo magdamag, so pagpahingahin nyo ng ilang oras sa araw, gamitin nyo ng ilang oras, pagpahingahin nyo ulit ng ilang oras, gamitin nyo ulit, tapos pwede nyo gamitin ulit magdamag. Basta wag lang tuloy-tuloy yung 24 hour. Ako, delikado yun. Kaya kailangan yung ingatan, yung inyong motor na huwag uminit para magtagal siya. Ngayon, kapag nasiraan na siya, nasunog na ganito, papaltan na talaga ng ganito, ng stator. Yung mga rewind na stator, papaltan na para magamit ulit. No? Yung pagpapalit ng mga ganito, marami akong video. Matututo kayo paano yung pagpapalit nito, ano yung mga dapat nyong tandaan, dapat nyong gawin at hindi nyo dapat gawin. So, panoorin nyo yung channel ko, Just Repair TV. At panoorin nyo rin yung isa ko pang channel, yung Joe Repair Channel. Marami rin kayong matututuhan doon. At pupuntahan din kayo noon sa inyong mga channel para pare-pareho tayo makinabang. Okay, so subscribe kayo sa channel ko. Sana nakinabang ulit kayo. Like ninyo ang aking mga video at i-share para marami makinabang.